Sabihin ninyo ang Panginoon na kilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-aalinlangang balita na napakasama ang ginawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano hindi gumagawa ng ganyang kahalayan, at nakukuha pa ninyong magmalaki, dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan, ang katawan ko ay nariyan naman at ako ay ang aking espiritu. Kaya't parang narinan ako dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinaturang ko sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa Espiritu na inyong pagtitipon at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang Espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alam ninyo ang lumang lebadura ang kasalanan upang kayo maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat nahandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag
ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masama di mo kalulugdan. Ang gawaing hinway di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong tiyatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo iyong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong ingatan iyong mga tapat na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Tumayo na po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaking tuyot ang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kanang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, narinig natin na ang mga masasamang pita ng kalooban, yung mga kasalanan ay iniahalin tulad sa lebadura. At pag sinabi nating lebadura,
o leaven, ito yung nagpapaalsa sa tinapay. Pero at the same time, ang libadura ay agent of corruption. Ibig sabihin, yung isang tinapay na may libadura ay mas mabilis na nasisira. Mas mabilis na napapanis as compared sa isang tinapay na walang libadura na mas matagal ang buhay. Yung ostya na ginagamit natin ay base sa tinapay na walang libadura ng mga Hudyo. Kaya nga yung ginagamit natin na ostya ay hindi nasisira kahit matagal na nakastak. At maiyahalin tulad din natin ang libadurang ito sa ating mga kasalanan. Na yung mga kasalanan natin, kahit maliit, yung mga nasa kalooban natin, nakasamaan, kahit maliit, katulad ng libadura na nagpapaalsa sa buong tinapay, ganun din naman, nadadama yung ating buong pagkatao kapag ka meron tayong mga kasalanan na hinayaan natin na lumaki ng lumaki. Pero in the same way, kapag kang isang tao merong pagkakamaling nagawa, parang nadadamay na rin yung kanyang buong pagkatao. Diba, likas sa ating mga tao na masabi na sa dinami-dami ng ating mabuting nagawa, kapag ka merong kang nagawang isang maliit na bagay na mali, parang nawawala na ng saysay yung lahat mong ginawa. Diba? Kapag ka ang isang tao, ang dami-daming ginawang tama, pero may nagawang isang pagkakamali, doon na nakafocus lahat sa pagkakamali niya. Ibig sabihin, yung libadura na nagpapabulok sa isang tao, nagpapasama sa buong pagkatao ng isang tao, ay hindi lang naia-apply sa sarili natin, pero pati sa pagtingin natin sa ibang tao. Kaya lang ang mas malaking problema kapag yung mga pagkakamali natin o yung mga sarili nating pagkakamali, yung mga sarili nating libadura, hindi natin makita, hindi natin maramdaman. Pero yung libadura, yung pagkakamali at pagkakasala ng ibang tao, kitang-kita natin at napapalaki natin. Ito yung nangyari sa ating mabuting balita. Na sa totoo lang naman, wala namang ginagawang masama ang ating Panginoon bukod dun sa mga paghuhusga ng mga Pariseo na ginagawa niya kung ano ang hindi nararapat ayon sa kanilang batas, ayon sa kanilang ritual. Kaya lang, alam nating lahat ng ginagawa ng ating Panginoon ay kung ano yung nararapat, kung ano yung tama. Pero ang reaksyon ng mga Pariseo at mga eskriba sa ating Panginoon, nag-ipon yung kanilang galit. Nag-ipon yung kanilang paghusga. Ibig sabihin, yung libadura nila ng kasamaan na nakikita sa ating Panginoon ay lumalaki na ng lumalaki. Hanggang sa nadadamay na ang kanilang buong pagkatao. Na ngayon, ang focus nila ay hindi na yung magandang sinasabi ng ating Panginoon, hindi na yung magandang gawa niya, kundi ang focus niya o nila ay kung ano yung nakikita nilang mali sa ating Panginoon. Kaya ano yung naging bunga? Ngayon, nakaabang sila, hindi na sa kung anong gagawin ng ating Panginoon, hindi na sa kung ano yung gagawin niyang tama, hindi na sa kung ano yung gagawin niyang mabuti, pero sa kung ano yung gagawin niyang mali para makorner niya o para makorner nila siya. At minsan siguro, ganun din yung nagiging karanasan natin. Minsan, inaabangan na lang ng kapwa natin kung ano yung mali nating gagawin para makorner tayo. Pero kung ganun yung sitwasyon natin, mas okay na yun kesa naman tayo yung nag-aabang
ng pagkakamali ng ibang tao para makorner sila. Pero kahit na anong mangyari, pinapakita sa atin ng ating Panginoon na kahit na anong mangyari, kahit ganun yung nasa isip ng mga eskriba at pariseyo na inaabangan kung ano na lang yung pagkakamali niya, hindi iyon naging dahilan para tumigil siya sa paggawa ng mabuti. Narinig natin mula kahapon hanggang ngayon na nagpagaling ang ating Panginoong Hesukristo kahit na may mga magagalit, kahit na may mga sasalungat, kahit na may magsasabi na hindi tama ang kanyang ginagawa. At nawa maging inspirasyon natin ito sa ating sariling buhay. Meron ba tayo mga libadura sa ating buhay, mga kasalanan na nagpapasama sa ating pagkatao? Alisin natin yon. Katulad ng sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kung merong libadura ng kahalayan at kasamaan, alisin ito at palitan ng kalinisan at katapatan. Ibig sabihin, kung meron tayong mga kasamaan, kasalanan, alisin ito ng kabutihan at pananampalataya. In the same way, kung may nakikita tayo na kasamaan sa ating kapwa, mag-focus din tayo sa mabubuti nilang gawa. At higit sa lahat, kung meron mang mga nag-aabang sa atin, kung meron mang sumisita, naninira sa atin, magpatuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos kundi ang ipinag-uutos ng Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang simbahan naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinahahalagahang proyekto. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang ating pagsamba naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon sa mapagkumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang mga yumao, naway mamayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatago naming isipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na tunay na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na bukas loob na paglilingkod sa kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Oh,
at alak na mula sa iyo. Ain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay. Sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay ninikhamo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ang kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ustate et vite te boniam suavis est dominus beatus virgis erat quis perat in te. To me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Ustate et videte boniam suavis est dominus beatus virgis perat esperat in me. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay na iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan.
sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.